Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay para po sa maayos po na pagpapaliwanag tungkol po sa special commercial flight na aming inuorganisa. Okay, ang ibig po sabihin po nito, ang aming ginagawa po ngayon sa tulong po ng ating Philippine Overseas Labor Office sa Jeddah sa pamumuno po ng ating labor attaché Labat Ruel Martin at ng Said Travel Agency sa kasama po natin si Ka Martin dito at si Kabong, meron po tayong inahanda na isang special commercial flight na ang ibig sabihin po nito ay isang eroplano na sasakyan ng mga OFW na may kakayahang bumili ng tiket para makauwi sa ating bansa. Ito pong flight na ito ay dedicated po para po sa ating mga kababayan, yung maraming beses nang nakakancel ang flight at hindi makakuha ng booking or flight available na availability dahil po sa punuan o laging canceled ang mga flight. Ito po yung mga meron pong pambili ng ticket. Nakipag-ugnayan po tayo sa travel agency at sa Polo. Kaya ngayon po, nabuo po itong plano na ito na ang role po ng ating travel agency ay ang makipag-ugnayan sa airlines na posibleng sasakyan ng ating mga kababayan para makauwi sa Pilipinas. At ang role naman ng Polo Jeddah ay ang pakikipag-ugnayan sa ating bansa upang makakuha ng landing rights. Pag once na naayos nito, nakabuo tayo ng isang buong eroplano, saka po mai-confirm yung flight na hinahanda mula po sa November 15 hanggang sa katapusan po nito. Now, doon po sa price ng ticket, inuulit ko, wala pa hong exact price ng ticket ng eroplano dahil nga hindi pa ito nakukonfirm dahil nga kailangan pa natin bumuo ng isang 350 capacity, seating capacity ng eroplano. Kaya nga po ang in-advise sa amin ng travel agency, babase muna tayo sa regular price ngayon, sa existing price ngayon na 5,000 to 6,000 Saudi Riyals. Now, pag once na na-confirm na po yan at naayos na yan, for sure, ibababa po yung ticket po na presyo ng ticket, hindi po yung price na mabanggit ko. Kumbaga, ito lang po yung ating pinaka-gauge. Kung pag nakuha na po na, bababa po yan at yung pera po ninyo pinahanda, maiipon nyo po yun, matitipid po ninyo yun. Okay? So, doon muna po tayo bumase sa presyo para meron po tayong pinaka-gauge po kung saan tayo magbabase ng ating babayaran. At hindi po sa amin ibabayad ito, kundi po sa travel agency kung saan i-announce po namin yung kanilang mga bank account, kung saan yung i-deposit ang inyong bayad at yung inyong mga deposit slip ay isang ipapadala po sa amin para amin po maibigay ito sa ating sa travel agency. Now, doon po sa mga nagbibigay po ng requirements, tanging meron pong exit visa lang ang pwede nating i-allow para po makasama po dito sa special commercial flight. Ngayon, kung meron po kayong re-entry visa, pwede naman yun. Kaya lang, one way lang yung ticket na makukuha natin, yung pauwi lang sa Pilipinas. At yung pabalik, bahala na po kayong bumili ng ticket at your own. So, yun po ang gagawin natin. Hindi po kami tatanggap ng mga application po na wala pong exit visa or exit re-entry visa. Okay? Kasi ito po ay para lang po sa mga talagang kumpleto ang documents. Ngayon, sabi ng Polo, kung halimbawa 1 week or 2 weeks expired, since ang ating Polo po ang mag-facilitate nito sa ating pag-uwi sa Pilipinas, pati pagtulong sa immigration, so sabi nila, yung possibility noon sa 1 week or 2 weeks po na expired, sila na pong gagawa ng paraan noon. Uulitin ko, kung meron po kayong mga previous ticket or canceled tickets, hindi po yun acceptable or i-accept natin kasi bagong ticket po ang pinag-uusapan natin dito. Yung bibili po ng ticket at hindi po yung mga dati ng ticket nyo na cancel. I hope naintindihan nyo po yung aking sinabi at
Let's all hope and pray na mag-succeed po tayo sa ating ginagawa para po maging successful to at makauwi naman yung mga kababayan nating matagal nang hindi makauwi dahil po sa limitation po ng ating sa pag-uwi sa ating bayan, at makasama po ninyo yung mga pamilya, lalo-lalo na po ngayong Kapaskuhan. Dahil pag nag-succeed po tayo dito, meron po akong isang flight para po sa December. So, mag-pray po tayong lahat, at ito po ay pinagsisikapan po natin para po sa mga kababayan natin na makauwi naman sa ating bansa. Ito po si Gabo. Maraming salamat po.